Ayun, mega love shout out po sa inyong lahat, no? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan natin mga Filipino sa buong mundo. So ngayon po ang PCSO ay pinag-initan na naman daw po ni Senator Rapi Tulfo, no? Ang sabi nga dito, loan bitter 20 times daw naging milyonaryo, no? So ito patungkol dun sa sinasabi na isa daw pong nanalo, no? Isang nanalo sa loto, 20 times daw po itong nagki-claim ng panalo sa loob ng isang buwan. So ngayon, ito po, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking kaalaman patungkol dito. Kasi itong issue na to ay sinasakyan din ni Maharlika. 20 times daw naging milyonaryo. Gusto ko lang pong sunugin yung ka-fake news ni Maharlika. Yun pong nanalo at nagki-claim ng 20 times sa loob ng isang buwan ay hindi po millionaire. No? Ang napapanalunan lang daw naman po niya ay 10,000 below. No? So hindi po pwede mangyari na milyon-milyon ang pinapanalunan sa isang buwan, 20 times siyang mananalo ng milyon-milyon, hindi po totoo. Si Maharlika po ay, alam niyo naman po na literal na fake news po yan. Lahat po ng aligasyon yan, lahat po ng kanyang binabato ay wala pong katotohanan. Kasi ganito po yan. Ako po dito, ako bilang isang Pilipino, matagal na po akong nakatira dito sa lugar na to at isa na din po akong residente dito. Marami po akong nakikita na mga kapitbahay namin na sila po ay mga agent, no, na nagpapataya ng loto. Halimbawa po dito sa street namin. Yung buong street namin, meron po 'yan, halimbawa yung kapitbahay naming si Aling Chona, siya po ay nagpapataya. Nililista niya po 'yan sa bawat papel niya na may carbon. So ngayon, halimbawa ako tumataya sa kanya, Swertres or EC2, EC3. Tataya ako, halagang 20 pesos, Rambol, Swertres. Ililista niya yon. Yung nasa likod ng carbon, ibibigay niya sa akin bilang duplicate ng aking tinatayaan. Ngayon, pupunta naman siya sa kapitbahay ko. Maniningilan naman siya doon. Kung ano ang itataya, ganun din. Ililista niya, ibibigay niya yung duplicate ng nililista na tinatayaan ng tao or katulad sa akin. Ngayon, paghalimbawa, araw-araw siya nagpapataya, araw-araw kaming tumataya, tapos nananalo kami, siya po yung magki-claim mismo sa outlet kasi siya po ang nagpapataya, no? So, hindi po legal 'yan, no? Normal na po 'yan dito sa amin sa kada barangay na meron pong nagpapataya. Katulad dito sa amin, ang nagpapataya po dito sa amin ay si Aling Chona. So si Aling Chona po ay naniningil, ilista niya, tapos siya na po ang pupunta sa outlet, siya na po yung magsusulat noon. So bibigyan niya lang kami ng duplicate kasi pinagkatiwalaan naman siya ng mismong outlet ng loto. So ngayon, pag halimbawa, sa araw-araw siya nagpapataya, araw-araw may manalo, so araw-araw siya magki-claim doon, no? Siya po ang tumatayo na claimant kasi nga hindi naman po kami ang tumaya doon, siya po. So siya lang po ang may karapatan mag-claim sa panalo nung tinaya. 'Di ba? So ganun po yung nangyayari. Pero hindi po milyon. Minsan po nananalo lang ng 500, minsan nanalo ng 1.5, minsan nanalo ng 2,000. Hindi po umaabot ng milyon. So ito po, sinagot na din po 'yan ng PCSO, no? Sa pamamagitan ni Ginoong Mel Robles. So ito po ipapanood ko sa inyo, panoorin niyo po, no? Ang sagot ng PCSO patungkol diyan sa issue nga na sinasabi nilang isang winner daw, no, ay nanalo ng 20 times sa loob ng isang buwan. Ito po, panoorin niyo po. Sinagot na ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang revelasyon ni Senator Rapi Tulfo kaugnay sa isang taong nanalo raw ng 20 beses sa loto. Ayon sa ahensya, galing nga sa kanila ang listahan na nakita ng senador. Kinumpirma rin nila na may nakalista ng kumubra ng premyo ng paulit-ulit. Pero paglilinaw ng PCSO, hindi loto jackpot ang kinuha ng nag-claim kundi premyo sa digital games. Diba? Gayunman, hindi jackpot. Maharlika, fake news. Siya mismo ang nanalo ng ilang beses. Yes. Pwede kasing ahente ng loto outlet o kinatawan ng nanalo ang kumubra sa pula basta may bit-bit na valid ID. Paki-claim scheme daw ang tawag sa ganyan na madalas mangyari kapag walang valid ID ang nanalo. So yun po, klarong-klaro naman po doon na ini-explain po mismo sa balita. Maharlika, napaka-fake news mo. Hindi po porkit nanalo yung mismong nagpataya dito sa amin at paulit-ulit siyang nag-claim, hindi po million ang kiniklaim niya. Minsan 600 pesos lang po, minsan 1,000, minsan 2,000, pinakamalaki na yung 5,000 na pinapanalunan. No? Kasi ang tinataya lang po namin dito, EC2, hindi, ang tawag doon, Swertres at saka EC1, EC2, EC3, or 3D.
So, bihira lang po tumataya dito ng ano, yung mga, ang tawag doon, yung 649, 652, ay parang ganun-ganun yung pang big time. Wala pong masyadong tumataya niyan dito. Ang tumataya lang po dito sa street namin, kadalasan po mga swertres lang. Kaya, kung sakali man na yung nagpapataya dito sa amin na si Aling Chona, kung mag-claim man siya everyday ng panalo, hindi nga lang 20 times sa isang buwan mag-claim eh. Minsan nga, araw-araw may nananalo. So, araw-araw siyang nandoon. So, ganun po ang mangyayari. Siya po ang nagtumaya doon sa outlet. Kami po, nag-utos lang sa kanya na magtaya. Nagpalista lang kami ng numero sa kanya, nagbigay kami ng bayad, siya na po yung bahala magdala niyan sa Lotto outlet. Siya na po yung bahala maglista doon. So ngayon, pag dito sa buong street namin may nanalo, siya mismo din mag-claim kasi siya naman ang tumaya doon. Pangalawa, pagkabukas may nanalo ulit, siya na naman yung mag-claim. Diba? Kasi siya naman ang tumaya doon. So hindi po yun nangangahulugan na milyon-milyon ang pinapanalunan. Maharlika, alam mo sa totoo lang, instead na paniwalaan ka ng taong nakikinig sa'yo, nagsasawa na sila kasi puro ka fake news. Lahat na po ng sinasabi mo, puro paninirang puri lamang. Diba? O, sa sunod, pag nagawa ka ng kwento, make sure nakatotohanan at meron kang ebidensyang ipakita. Kasi minsan, nasusunog ka. Diba? So yun lang. Maraming salamat, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. See you next vlog. God first. Bye-bye.